Yep. Day 5. Alam niyo naman ang routine. Kapag last day na natin sa isang lugar, gumigising tayo ng maaga para maglakad sa labas, para mag-explore, at para makita ko ano yung pwede natin makita. At saka sumisimot ako ng B-roll. You know, time lapses. The only thing that's running in my mind right now is sayang hindi ako nakapunta ng temple mag-isa. Because in that way, I have more time to do B-roll. I'm not in a hurry. It gives me more time to focus on the B-roll. Because the only thing I'm thinking about right now, the reason why my videos are good for my client as of the moment is because iniisip ko na vlog ko lang siya. So, in that thinking, kapag iniisip ko sarili ko siyang vlog, kailangan maganda, kailangan. Ganun yung ginagawa ko. That's why, constantly, I at least try to achieve. Like, go outside and be alone. Hindi alam, parang maulan. But let's try. Jacket naman tayo, so try tayo maglakad sa labas. And, you know, explore. Kahit pa paano pwede natin i-explore. Mukhang papalit na naman ang battery. I don't know if you think my do is good. Well, let's do it. Let's G, labas tayo. Tara. So Martians, ito lang yung time. And pinili kong pumunta dito sa parang creek. Tapos mas pinili ko rin na I think magkape na lang sa umaga. Dahil yun lang naman magagawa ko. Meron lang akong tinimeran ko. 40 minutes to do something I guess. Magkape and papatawasin nyo yung creek. Ito na. Ito na, nilakad ko lang. Malapit na siya sa hotel. So Martians, yung mga gantong moment yung sinisavor ko. Yung mga alone times in the mornings, chilling, enjoying the view ng Japan. So simple lang naman yung pinunta ko dito sa Japan. Gusto ko lang mag-trip, mag-enjoy, o yung malaglag. Pero seryoso guys, ang ganda. Tsaka medyo nagkamali ako ngayon dahil di ako nagdala ng jacket. Kasi 22 degrees ata. Medyo malamig, parang Tagaytay. Pero sarap pala pag umaga. So Martians, yung mga gantong moment yung pinipili ko. Yung, alam nyo yun, yung talagang may peace, may quality, tsaka relax lang. Well, honestly, sinasabi ko naman sa inyo to palagi sa mga videos ko na, lagi baka makabig ko. Sinasabi ko na ayokong, gusto ko talaga mag-travel, but in a sense, gusto ko mag-travel in a sense na kasama ko yung taong mahal ko at, alam nyo yun, nakaka-enjoy ko yung mga gantong view kasi, ayoko lang siya makita mag-isa. Gusto ko siya makita ng kasama siya. But, enough of the sass. Pero yun nga, back tayo sa filmmaking. Ito yun, ito ang ganda. Bad trip. May nagbabike pa doon sa kabila, oh. Bumble bike! Pero yun, enjoy ko talaga. And honestly ngayon, last day na pa-uwi na, overall masasabi ko na sobrang masaya. Nakakapagod. Honestly, nakakapagod. Sobrang nakakapagod. Challenging siya dahil super duper lagari. Well, yun naman kasi talaga. Lagari as in. Pero mas matinding lagari kasi ngayon. Matindi talaga. Compared last time, compared Thailand, compared Singapore. But out of all the countries, the top, out of the three countries I've been in so far, dahil pangalawa ko to sa Japan, masasabi ko na talagang I love it here. I really do. And if I'd had the chance na tumira dito, why not? Tsaka ako nga pala, pagdating sa travel gear, for work, kailangan mo talaga ng gamit, honestly. Kailangan mo ng gimbal, kailangan mo ng ibang lenses, dahil nga, kailangan mo ma-achieve yung mga shots na hindi mo kailangan. Pero kakailanganin mo kasi kailangan mo ng bala. Technically, pa nagsishoot kayo, kailangan marami kayong nakukuhang bala dahil di pwedeng eksaktong yun at yun lang yung kailangan nyo. Yeah, and ika nga ni Deadpool, maximum effort. Tsaka i-story muna tayo, mabilisan lang. 7 minutes na lang, aalis na ako dito sa lugar and babalik na ako. But yun nga anyways, for travel na for leisure, I think enough na yung gantong dala nyo, isang camera, isang lens. Pwede kayo mag-wireless mic, medyo innovative na ngayon dahil
medyo ano na ngayon, medyo ito na yung uso ngayon, yung mga travel, yung mga naka-road. Ito na yung uso ngayon, naka-road. Pero pwede pa rin kayo mag-shotgun pag mga talking heads. Ako ngayon, ang setup ko, isang 28-75 na zoom lens, kaya nagawa ko tong angle na to. At saka, isang 16mm f1.8. Pero yun, sana naman panoorin nyo to dahil hindi na ako masyado nakapag-b-roll. Ito lang yung ganap. I'm just here honestly to enjoy, but you know, I'm not here to vlog. But I'm here to enjoy this very few moments that I have left. But honestly, to tell you Martians the truth, babalik ako sa Japan sa July 24 to 28. Hindi ko na sabihin yung date kasi baka magtaka kayo ba't ganito yung upload. Pero babalik ako sa Japan the same month na in-upload ko itong mga videos na to. At babawi ako. At yun, inaaral ko constantly kasi yung style ng pag-travel. Okay, so Martians, I think kailangan natin bumalik kasi eh, you know, what summary is, nag-timer lang ako. Baka mapagalitan tayo. Kaya, tara na. Balik na tayo. Bakit ba makitapon? Baka disrespect. Ayun ko, baka mapagalitan tayo makitapon. Medyo sensitive mga tao dito pagdating sa tapunan ng basura. Kaya, simplihan na lang natin. Tara na. Namin is 3:15, I think. 3:15 to 15, 3:15. Ang dating namin is around 7 something something. So, ayun, nakapila na kami. Mahaba yung pila, hindi na galaw. Siguro dahil hindi pa sila nag-process ng papers. Yeah. So far, you know, we're going home. So Martians, napagod na ako mag-vlog gamit yung camera, so cellphone na lang gagamitin ko. Sasabi ko lang, pagdating sa pag-travel, it's always still the best to travel for leisure. But to travel for work is probably the most difficult thing. Especially kung videographer ka, you move around, you do a lot of stuff. I don't know kung saan napapunta yung vlog ko, kung paano ko na ba ito tatapusin? Kung ano na ba yung main topic ko? I just tried my best filming everything. And I hope taga-JK sa buong vlog, sa lahat ng vlog, sa Luzon Tour, gagawa tayo ng bagong something. Magbalik natin. Bago na nga something pa. Gagawa tayo ng 7-Eleven tour naman. Tapos, buta tayo ng ramen sa 7-Eleven next time. At syempre, gagawa tayo ng pinaka-highlight ng buong trip natin sa Kyoto. So, abangan yun.